na gabi, mga kamaster. So, i-demo lang natin yung how to motor control demo part 1 by Sunny's TGTV, mga kamaster. So, marami na rin mga kalam nito, pero yung mga hindi pa na marunong sa ganitong control, mga kamaster. So, ating si-share ang ating knowledge sa pag-connect ng wide delta connection. So ito, mga kamaster, ito muna yung mga list ng mga contactor, MCB at accessories, ano, mga kamaster. Ito yung mga gamit sa wide delta connection. So meron dapat tayong main contactor. At sa contactor, yan yung gamit niya ng contactor is siya yung nag-energize dun sa mga motor, ano. Mayroon siyang contact point. Mayroon din siya mga auxiliary na doon may kukunik para mag-energize yung contactor, mga kamaster, ano. So, meron tayong main contactor. At sunod ay meron tayong delta contactor. So, ito yung delta kamaster is siya yung ano, ano. Siya yung next na sila yung mag-generate doon sa motor na dalawa. Sila yung magpapagana. At ito yung star contactor. So, si main saka si star, sila yung magsasabay na mag-start bago pumasok si delta contactor, mga kamaster, ano. So, yun yung function niya, ano. So, meron mga accessories na kailangan na gamit para sa kanya. So, meron din tayong main circuit breaker. So, lahat naman ng mga control is meron tayong main circuit breaker, mga kamaster, ano. Meron din tayong control circuit breaker. Ibig sabihin itong control circuit breaker na ito, kamaster, is mababa lang ang amperahe nito, ano, para yung ano, ating ano, depende dun sa contactor kung ano yung coil na kanyang na ano, kung ilan na amperahe ang dapat sa kanya, yan ang ilagay mo na control circuit breaker na mababa lang ang amperahe, mga kamaster, ano. Tapos meron din tayong stop button, mga kamaster. So yan yung gamit ng ano, no? Stop button. Meron din tayong start button, mga kamaster. Meron din tayong selector switch, mga kamaster. So kung ka lang mag-select, pwede kang mag-manual, pwede kang mag-auto. Meron din tayong indicator light para makita natin na gumagana yung motor na ating sinisong, kamaster, ano. Saka meron din tayong indicator light na pula. So, pagka nakapatay yung motor, kailangan makikita mo is red, nakapatay siya over, master, ano. So, ito naman yung mga wirings niya, master, ano. So, meron tayong RY blue, ano. So, red, yellow, blue. So, yan yung standard na color coding ng ating wiring, mga kamaster, ano. So, meron din tayong auxiliary contact, mga kamaster. Ito ang importante sa ano. Ang auxiliary contact ay inilalagay doon sa may. Kung kulang yung contact ng contactor mo, so, inilalagay lang sa ibabaw ng contactor yan, mga kamaster, ano. So, importante yan. So, meron din tayong ito yung 3-phase over and under voltage monitor, mga kamaster, ano. Kapag nag-single phase, automatic yung motor mo mag-automatic shut off, mga kamaster, ano. At saka pag nag-overvoltage naman, automatic din na siya ay mag-shut off. At pag nag-undervoltage, shut off din para yung motor hindi masira kaagad, mga kamaster. So ito yung protection ng ng ating motor, ano. At meron din tayong time delay. Ito nga sinasabi ko, time delay kanina. Yung time delay, siya yung si main at saka si star contactor. So meron siyang time delay. So, ang main contactor, energize siya yung time delay, nakakunik yung mamaya, ipapakita ko paano koneksyon ng function ng time delay. So, ang function ng time delay, meron siyang normally closed, meron lang siyang normally open, mga kamaster. So, last, mga kamaster, meron tayong overload protection, no? So, lahat ng mga motor controller ay may overload protection para proteksyon ng motor para hindi masunog kung may problema na na-detect ng motor na meron siyang grounded o meron siyang loose connection. So si overload, siya lahat ang madidetect ni overload relay, lahat 'yon, mga kamaster.
Pero depende sa settings, depende sa motor, depende sa taas ng amperay ng motor, settings lang yan, kamaster, ano? So, okay, punta tayo dun sa, so, ito yung Y-Delta connection, mga kamaster. So, ito yung kanyang structure ng kanyang connection. So, yan yung motor, ano? So, meron tayong KM3, meron tayong circuit breaker main. So, meron tayong KM3 main, saka meron tayong KM2 delta. So, nandyan yung KM1 natin, yung star, ano? So, meron nandyan yung overload natin. Nandito rin yung connection ng motor, actual connection ng motor connection, mga kamaster. So, tingnan nyo maigi. Yan ang pinaka-importante sa lahat, mga kamaster, para alam mo kung ano yung ikukunik mo dun sa motor, mga kamaster, para hindi masira. So, yan yung actual na connection ng ating motor control sa motor, saka contactor, mga kamaster. So, ito naman, kamaster, ito naman pinapakita ko dito is Y-Delta control wiring connection. So, ibig sabihin, ito na yung kanyang connection. Ito, kamaster, ina-apply sa mga maraming klase, pwedeng exhaust fan na malalaki, ano, intake fan, maraming application na ito, mga kamaster. So ito, meron siyang main circuit breaker, so meron siyang, dito mo makikita yung control circuit breaker, tsaka nandito na, kamaster, nandito na yung over and under voltage protection, ano, relay. So ito yung 3-piece monitor, naka-connect siya doon, mga kamaster, ano, na naka-connect siya rito, mga kamaster, ano? Yan, red, saka dilaw, ano? Tapos nandyan yung blue. So, ang over-under voltage protection mo, kamaster, is naka-normally close. Normally close siya, kamaster, ano? So, nandito sa control circuit breaker. Tapos, andito na yung, andito yung main KM3 mo, is siya yung main. Andito naman yung KM2 mo, siya yung delta. Andito yung KM1, siya yung star, ano, kamaster. So, from ano, kamaster, ano, from control circuit breaker, kikita yung red, kamaster, siya yung pumunta dun sa selector switch. So meron siyang auto, meron siyang manual. Okay, so yung auto, kamaster, punta siya dun sa yan, sundan nyo lang yung ano yan, mga kamaster, punta siya normally open, tapos yung kanyang ano, normally open, pwede rin dumirin siya dun sa coil, no? Tapos yan, pumunta na dun sa ibang ano. Tapos sa start niya, mga kamaster, ano, sa start, ito na yung start niya, ito yung stop niya, ano, pumunta dun sa normally open, ano, din sa ibaba, ano. Tapos yung start niya punta dun sa direct dun sa ano. Tapos pag nag-start na yung kamaster, so pag nag-energize na yan, magko-close na yan. So yung normally close, magkakaroon na siya ng engagement, ano, magdidikit yan. So, ang andar nung KM1, tuloy-tuloy. Tapos si KM1 naman, siya yung sabay niya, kamaster, ano? Siya yung sumabay. So, si KM1, nasa normally close siya ng KM2. So, si KM2 ngayon, si KM1 ay nandun siya sa normally off, normally close, no? Normally close, dumaan siya sa normally close ng KM2, tapos pumunta siya dun sa coil ng KM1. So, under na siya, kamaster. Tapos, pagka bumitaw na si timer, naabot na niya yung 3 seconds na ano niya, naka-time sa kanya. So, magpapalit na yung kamaster. So, magkuklose yung normally open, tapos si pupunta siya sa normally close ng KM1, tapos pupunta na siya dun sa coil ng KM2. So, sila na ngayon dalawa, mga kamaster, si main at saka si delta, in 3 seconds, sila na yung mag-under. Sa starting, si KM3 saka si KM1 ang mag-start ng work, under ng energize ng motor, mga kamaster, ano. So, yun yung function niya, kamaster, ano. So, sundan nyo lang itong drawing na ito, kamaster. Tapos, yung kanyang line 2, kamaster, siyempre, yung line 2, pumunta dun sa 3-piece monitor, may naka-normally close. Tapos, pumunta sa pwedeng pumunta sa ilaw, sa indicator.
Tapos yan na punta sa overload, no? Pag nag-trip yung si overload, siyempre patay yung ano, yung motor. Automatic. Sana nasa normally close siya nakalagay, mga kamastero, no? Tapos punta na siya dun sa coil sa ito ng lahat ng mga contactor mo, kamastero, no? So yan, ito. Tapos punta rin siya sa relay, sa timer relay. So yan ang nasa ano siya, communicating line 2. So yan, mga kamaster, sundan niyo lang yung drawing at pag sinundan niyo yan, hindi na kayo maliligaw diyan, mga kamaster. Pagka sa ilaw naman, kamaster, dito nga lalagay mo doon sa line 1, ano, sa pula, ano, then punta doon sa normally close at saka normally open to, mga kamaster. Siyempre yung normally close nandoon sa indicator na red. Pag nakapatay siya, kamaster, siyempre normally close, patay yung motor, wala, naka-close yan, siyempre may contact yung kuryente, gagana, dadaan yung kuryente, siyempre iilaw si red. Tapos si green naman, pag nag-energize yung KM1, KM3 mo, siyempre yung open, magku-close, so iilaw si green, si green light naman siya sa start connection, sa working operation niya, kamaster. So, kamaster, yan lang, simple lang, kamaster, ito yung part 1, pero sa next video, kamaster, panoorin niyo yung next video, kamaster, kasi kung paano ko ngayon i-alternate yung dalawang wide delta control connection, ano, sa kinagamit ito sa actual sa amin, kamaster, sa transfer pump, ano, kamaster, panoorin niyo yung aking gagawin na dalawang wide delta control at dalawang motor na gagamitan ko siya ng alternate connection. Tatlong relay lang ang gagamitin ko, kamaster. Tatlong relay na kahit na 11 pins or 14 pins, mga kamaster, gagamitin ko siya na magpapalitan yung dalawang wide delta connection, dalawang motor with 3 relay and 2 selector, mga kamaster. Abangan nyo yan, mga kamaster! Abangan nyo yan, mga kamaster, ha? Huwag nyo kalimutan, ano? Abangan nyo yan. Sabay-bay nyo yan sa my next video, mga kamaster. Dali mo na rito. Okay, mga kamaster, thank you for watching. Subscribe my channel, like and share. Okay.